Bakit daw ba pinahiram pa ni Marcos ng mga ginto ang ibang bansa? At paano daw nagkautang ang mga bansa sa Pilipinas at ano ang kinalaman ng Marcos wealth dyan? Ito ang sagot natin sa mga nagtatanong. Bakit ipapahiram ang mga ginto sa ibang bansa? Simple lang. Sa desisyong nabuo sa Bretton Woods Conference of 1944 na ginanap sa New Hampshire, USA, na dinaluhan ng 44 countries kasama ang Pilipinas, represented by Carlos P. Romulo, nabuo ang desisyon na US dollar ang magiging official currency ng world market dahil na rin sa Allied Forces ang nanalo sa World War II. Sa Bretton Woods Conference, nabuo ang World Bank or International Bank for Reconstruction and Development at IMF. That was after World War II. Wasak ang mga bansa at bagsak ang mga ekonomiya. Paano makakaahon ang mga bansa at paano nila marirebuild ang kanilang lipunan mula sa pagkawasak dulot ng giyera? Yan ang purpose kung bakit nagkaroon ng Bretton Woods Conference. Ang napagdesisyunan dyan ay ito. Since US dollar ang official currency ng world market, at upang makapag-participate sa kalakalan ang mga bansa, kailangan nilang ipalit sa US dollar ang kanilang mga gold at iba pang national assets. In short, yung gold ng isang bansa ay kailangang ipalit sa dollar. Paano magkakaroon ng dollar ang ibang bansa? Kailangan nilang ipalit ang kanilang gold sa Federal Reserve para magkaroon sila ng pondo in the form of US dollars. Paano nila gagawin yan? Ang requirement ng Bretton Woods, kailangan may central bank ang bawat bansa. Ang problema, walang mga gold reserves ang iba't ibang mga bansa kasi pinagnanakaw nila Hitler, Mussolini, at Yamashita ang mga kayamanan ng iba't ibang mga bansa. Yung ibang bansa naman, wala talaga silang mga ginto. Pero si Marcos may mga ginto kasi matagal na siyang nag-iipon ng mga gold. Ugali yan ng mga Ilocano, ang mag-imbak para sa hinaharap. Alam ni Marcos ang value ng gold. Sa madaling salita, marami ng ipon na ginto si Marcos bago pa nagkaroon ng World War II. At bukod dyan, dahil si Marcos ay isang guerrilla leader noong World War II, may alam siya tungkol sa kinalalagyan ng ibang mga ginto na ibinaon nila Yamashita. Nakakuha siya doon. Pagkatapos ng World War II, yan nga nagkaroon ng Bretton Woods Conference. Si Marcos ay isa ng attorney noong 1939 pa at naging congressman noong 1946-1947 under Manuel Rojas administration. Walang mga ginto ang mga iba't ibang bansa kaya hindi sila makapagpatayo ng central banks nila. Diyan pumasok si Marcos sa eksena. Dahil may mga ipon si Marcos na mga ginto, pinahiram niya ang iba't ibang mga bansa ng gold reserves para makapagpatayo sila ng central banks nila at makapag-participate sa world market. Dahil dyan, malaki ang utang na loob ng mga bansa kay Marcos na pinahiram niya ng mga ginto. Take note, hindi pa presidente si Marcos niyan. Sa madaling salita, tinulungan ni Marcos na makakomply ang mga bansa sa requirements ng World Bank. Pero in return, ano naman ang pakinabang ni Marcos mula sa kanila? Natural, hindi naman pwedeng walang pakikinabangan si Marcos sa kanila. Kaya ang usapan, papahiramin sila ng ginto para magkaroon sila ng gold reserves, pero ang kapalit nito ay babayaran nila si Marcos ng tubo mula sa kanyang mga ginto ayon sa base rate ng US dollar per ounce noong taong iyon. $35 ang base rate. Ang isang toneladang ginto ay katumbas ng 35,000 ounces. Ibig sabihin, kung pinahiram sila ni Marcos ng isang toneladang ginto, $35 times 35,000 ounces katumbas bayad nila kay Marcos. That was the base rate na sinet up ng Bretton Woods na value ng per ounce ng gold. So ibig sabihin, sa isang buwan, kumita ang ginto ni Marcos na isang tonelada ng halagang $1.2 million noong taon na yon. E paano kung hindi lang isang metric ton ang ipinahiram niya? Paano kung 100 metric tons? Paano kung 500 metric tons? Paano kung 3,000 metric tons ang pinahiram niya? Take note, isang bansa pa lang yan, 178 countries lahat ang pinahiram ni Marcos ng kanyang mga gold. Ngayon year 2021 na, ang presyo ng isang ounce of gold ay nasa almost $2,000 na. E bilangin mo kung ilang taon at ilang dekada nang nasa kanila ang mga ginto ni Marcos. Magkano na kaya ang kinitang interest ng mga yan? E paano kung compounded interest pa yan? So ano na? Note,
Noong 1971, idineklara ni US President Richard Nixon ang pagpapatigil ng pag-convert ng ginto sa US dollar dahil sa pressure sa kanya ng deep state. Ang resulta, ang US dollars ay naging fiat money, Federal Reserve notes, at hindi na based sa gold with gold certificates. Ang resulta, lalong lumubo ang presyo ng ginto simula noong nag-epekto ito noong 1973. Kaya alam nyo na kung bakit may koneksyon din ang martial law sa Nixon shock na ito dahil isinalba ni Marcos ang ekonomiya ng Pilipinas dahil biglang napatigil ang convertibility ng gold into dollar. Yan ang dahilan kung bakit todo suporta pa rin ang World Bank at IMF sa mga Marcos administration dahil hindi umalis si Marcos sa Bretton Woods system kahit pa nagkaroon ng Nixon shock, kaya tuloy-tuloy ang pag-re-release ng World Bank at IMF kay Marcos ng mga developmental funds in the form of loans para pandohan ang mga infrastructure projects ni Marcos. Sa madaling salita, mga ginto ni Marcos pa rin ang nagsilbing collateral sa World Bank at IMF kaya pinapautang nila ang gobyerno. Noong panahon lamang ni Fidel Ramos nag-umpisa na ang Central Bank of the Philippines, or CBP, ay pinalitan ng bagong name na tinatawag na Bangko Sentral ng Pilipinas, or BSP, sa pamamagitan ng New Central Bank Act of 1993. Mula noon, napailalim na sa kontrol ng Federal Reserve System ang ekonomiya ng Pilipinas dahil ang BSP ay naging miyembro ng Bank for International Settlements, or BIS, sa Switzerland at dyan na rin nag-umpisa na ang mga bangko sa ating bansa ay tumatakbo ayon sa dikta ng Federal Reserve System ng Amerika. A White Eagle account pa lang yan ni Marcos, hindi pa natin pinag-uusapan ang White Mongolian account ni King Bernardo Carpio na nai-transfer kay Marcos. Hindi pa kasali dyan ang White Vatican account na sinecure ni Jose Rizal na na-transfer din kay Marcos noong 1974 pagkamatay ni Santa Romana. Mas malaking mga ginto yan dahil ancient wealth yan na ipinagkatiwala sa Vatican at gustong angkinan ng Vatican pero naisalbo ni Marcos para sa Pilipinas. Hindi pa kasama dyan ang Kiram account ng Sulu Sultanate na ipinagkatiwala rin kay Marcos. At hindi pa kasama dyan ang mga Yamashita treasures or World War II loot na na-recover ni Marcos at ng military noong panahon ng martial law na isinama rin ni Marcos sa trust account. So ngayon hindi ka makapaniwala na nagawa ni Marcos yan. Hindi ka makapaniwala na intelligent investor si Marcos. Hindi ka makapaniwala na sa talino ni Marcos, upon maturity of all his invested assets na nagsilbing collateral reserves sa iba't ibang mga central banks, kumita na ng sobrang laking interes ang kanyang mga investments sa loob ng 70 years o 7 dekada. Na hanggang ngayon ay patuloy na nag-i-interest at automatic nagko-compound interest upon expiration of determined maturity or number of years of deposit. Yan ang sinasabi natin na hindi kayang tarukin ng mahihinang utak. Incomprehensible kumbaga. Kaya tama ang sinabi ni Imelda Marcos kay Mel Chanco, kayang bayaran ng Marcos Wealth ang lahat ng utang ng Pilipinas at utang ng lahat ng mga bansa sa buong mundo. Take note, interest pa lang ang pinag-uusapan natin dyan. Hindi pa kasali dyan yung mismong mga assets of gold and wealth na nakalagay lang permanently sa mga designated vaults nito. Diyan nyo makikita kung gaano katalinong lawyer at investor si Marcos. Patay na siya pero makikinabang pa rin ang sambayan ng Pilipino dahil noong kinonsolidate ni Marcos ang lahat ng mga gold assets na yan sa iisang trust account or trust fund, idineklara niya sa dokumento nito na ang tagapagmana ay ang People of the Philippine Islands. Isa ka na talagang malaking tanga kung hindi ka pa maniniwala tungkol sa Marcos Wealth at kung hindi ka pa makikiisa sa pagkakaisa na iluklok si Bongbong Marcos sa pagkapangulo para magkaroon na ng boses ang sambayan ng Pilipino sa mga pamanang ito na iniwan ng ating dakilang bayaning Ferdinand E. Marcos.